welcome back to my YouTube channel. So, ang video for today is mga dapat iwasan na mga buntis, mga pregnant woman na merong high blood pressure. So, guys, share ko lang kung ano yung experience ko, kung ano yung mga bawal sa akin, mga dapat gawin. Kasi nga, I'm pregnant ngayon na 9 months na. So, gusto ko lang i-share dun sa mga mommies dyan na ngayon yung first time nila magbuntis or yung mga second time o third time. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga dapat at mga bawal at hindi dapat na gawin ng isang pregnant woman na merong high blood pressure. So, ang number one guys, siguro ang number one is huwag kumain ng more carbohydrates. Katulad ng rice. So, pwede naman kumain pero paunti-unti lang. Yung karneng baboy. Basta mga karne na ano, yung alam mas na nakataas ng dugo natin. So, pwede siguro yung ano, yung chicken, white meat. So, yun guys. Yun nga, sabi nga guys, diba, bawal yung sobra. Moderate lang dapat. So, yun guys, yung mga meat, red meat. Kung pwedeng iwasan natin, pero kailangan din naman natin yun sa pagbuntis natin, diba? So, pwede tayong kumain kukunti-kunti lang. Number two, iwasan natin ang matatamis. Katulad ng chocolate, ice cream, basta yung mga sweets, cakes. So, yan. Iwasan natin yan, guys, kasi isa din yan sa dahilan kaya tumataas ang ating blood pressure. At, diba, yun nga, sabi nga, nakataas din na baka magkameron tayo ng diabetes. So, di ba, halos magkakatumbas yan yung diabetes and high blood pressure, di ba? So, number three is iwasan lagi yung ano, yung tulog ng tulog. So, kailangan din natin guys mag-exercise kahit pa paano, maglakad-lakad. So, galaw-galaw din tayo kahit pa paano. Pero, depende na rin yan sa sabi ng advice ng doktor sa atin. So, katulad ko nga na bed rest ako. So, bawal akong magtrabaho, bawal akong maglakad ng mahaba, bawal akong ganyan. Ang daming bawal. So, nasa sayo na yon kung paano ka, kahit pa paano gumalaw-galaw. So, pwede naman ang ginagawa ko guys, pagkakain ko, nakatayo ako, lakad-lakad ng konti dito sa loob ng bahay. So, pag alam kong masakit na yung likod ko, sa kayong tiyan ko, umuupo na ako. So, kahit pa paano guys, na-exercise ng kaunti yung katawan natin. Number four na ba is, bawal magpuyat ang buntis. So, isa din yan sa nakakataas ng dugo guys, kasi na-observahan ko na yan. Kasi dati, lagi akong puyat na hindi talaga ako makatulog. May time talaga naman, normal naman talaga sa buntis, ang hindi talaga makatulog sa gabi. Kasi minsan gising ang bata, 'di ba? Nararamdaman niyo 'yan, guys. Comment down below sino nung nakaranas nito nung kapanahunan nila na buntis sila na hindi sila makatulog sa gabi. So 'yun, guys, iwasan natin yung pagpupuyat. Kung maaari, uminom tayo ng gatas, hot milk before tayo matulog. So it help us to sleep early, yung gatas na warm milk. So 'yun, guys. So number 5, iwasan natin yung stress. Yun guys, sugo. Kung ano man yung problema natin na pinapagdaanan. So, ang stress kasi guys, nakakataas din ng dugo yan, yung pag-iisip natin. Iwasan natin ang stress, iwasan natin manood ng mga movie na makaka-stress sa atin. So, panoorin lang natin yung mga happy movie, yung masasaya. And, basta iwasan natin ang stress guys, kasi isa din yan sa nakaka-trigger na kataas ng ating blood pressure. Guys, and another thing is, dapat healthy living tayo. Yun nga, kumain. Parang nandun na nila, kumain ng tama. Ito paano mag-exercise, kung pwede ka mag-exercise. Para maganda ang kalusugan mo and the same time yung baby mo. So, ano pa ba ang mga na-experience kung bawal? And sundin natin guys kung ano yung prescribe ng doktor na mga medicine. Huwag tayo basta-basta uminom ng mga medicine na hindi naman galing sa ating OB-GYN. Kasi number one na maaapektuhan ng ating baby. So, kung ano yung advice ng doktor sa atin guys, yun ang sundin natin. Kasi silang nakakaalam kung ano ba ang kalagayan ng
natin at ng pagbuntis natin at ng baby na ang baby natin kapag ino-ultrasound nila tayo. Ayun guys, ginawa ko tong video na to kaya para kahit papaano guys makatulong ako, ma-share ko sa inyo yung mga nakakaranas ng ganitong sa akin na nagkameron ako ng high blood pressure nung pagbubuntis ko dito sa pangalawa kong baby. So yun guys, bali yung ano, iniiwasan nga, kaya iniiwasan namin na tumaas pa yung dugo kasi umabot ako ng 150. So pag nag 200 daw yun is preeclampsia yun, di ba? So yun yung iniiwasan. Pero ngayon naman, thanks God, kasi yung dugo ko ngayon is normal. So, naglalaro na lang siya sa 120 over 80. Tumataas ng 125 like that. Bumababa siya ng 120 over 75, mga 78, 79. So, which is normal and good for me and for the baby. So, yun guys, iniiwasan nga natin na tumaas ang dugo sa mga buntis. At lalong-lalo na mabutay sa preeclampsia kasi buhay mo nakataya at buhay ng anak mo. So, napakahira po pag merong preeclampsia kasi tumataas daw talaga yung dugo. So, lagi nating tandaan, ang the best talaga guys is mag-pray tayo kay God na maging safe ang ating pagbubuntis at pag-deliver natin sa ating anak. So, yun guys, lagi tayong magdasal kasi walang imposible kay God. Basta magdasal tayo ng taimtim sa Kanya at lagi tayong magpasalamat sa lahat ng mga blessing na ibinibigay niya sa atin and humingi tayo ng tawad sa mga nating mga pagkakamali. Thank you guys and yun lang guys, sana makatulong itong video na to sa inyo and thank you so much. Guys, ang video ko for today, so sana nakatulong ang video na to and please sa mga nanonood, please don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification button na din para lagi kayong updated once na may bago akong video na i-upload guys. So yun guys, maraming salamat, malaking tulong to sa pag-view mo sa video kong ito. So yun guys, konting push na lang, makakarating na tayo doon sa pinapangarap nating WH. So yun guys, maraming salamat and thank you so much. Bye, ingat tayong lahat.